binigay sa akin yung project ng Pinduko, nag-research ka agad ako. And tinignan ko, ano ba yung parang backstory talaga ni Pedro Pinduko? From yung sa comics, dun sa version ni Ramon Zamora, sa version ni John Gibbs, tapos napunta po sa ABS-CBN kay Matt Evans. And ang findings ko po is wala po siyang consistent backstory. Paibenda siya ng, ano, ng kwento. Pero, iisa lang ang consistent dito sa lahat ng incarnations ng Pedro Pinduko. Palagi po siya nagiging platform to showcase Filipino folklore, mythology. Yun, basta laging ganun yung, ano, yung setting niya, di ba? Or yung context niya. Mga albularyo, mga agimat, mga duwende, basta rich in Filipino folklore. So, para dito sa version na ginawa ko, yun po yung pinaka-retain ko. And then allowed myself to develop an entirely new backstory for Pedro Pinduko. Kaya po nagkaroon siya ng tatay sa person ni John Arcilla, si Pisot Pinduko. Yun. And gumawa ko ng bagong mga kalaban niya. And pati nga na next slide, nakalimutan ko sa sabi ko. Ayun. Para sa version nito ng Pinduko kasi, kung nasubaybayan niyo yung mga dating Pinduko, di ba po, laging ano, adventure siya sa isang kaharian or sa isang parang dimensyon ng mga fairy or ng mga duwende. So, since the last Pedro Pinduko, na-expose na po kasi yung Filipino audience sa mga Marvel movies, superhero movies, na-expose na tayo sa mga content sa Netflix, sa streaming. So, I felt na nagkaroon na ng evolution yung taste ng audience when it comes to this kind of material. So, para dito po sa version natin ng Pinduko, this 2023, si Pedro Pinduko, dadalhin natin siya sa syudad, imbes na sa rural. Gusto ko, si Pedro Pinduko, pwede natin siyang isipin as parang posible siyang mag-exist sa modern reality natin. Yung po kasi mga dati, and they were all great, di ba po yun, si Pinduko dinadala tayo sa rural or kumbaga, ayun, talagang fantasy dati. So ngayon, gusto ko, yun, si Pinduko maging siyang posibleng bahagi ng reality ng modern life. Next slide, please. Ayan, so binigyan natin siya ng, dito sa kwento ko, si Pedro Pinduko pumunta siya sa syudad, nagkaroon ng isang grounded na trabaho, isang waiter sa isang restaurant. Pero kahit na nakatira siya sa city, dala-dala pa rin niya yung mga natutunan niyang supernatural kakayahan and knowledge. Dala-dala pa rin niya sa city and ginagamit niya kahit na nakatira na siya sa city. Habang yung tatay naman niya, si Tisot, Apo Tisot, nakatira pa rin sa Nayon para ipagpatuloy yung ginagawa. Albularyo po dito si Sir John Arcilla. So, ang isang concept na inintroduce ko rin dito sa Pinduko na bago, yung concept ng may galing. Isa po ito sa mga term para sa mga tao na pinaniniwalaan merong supernatural na kakayahan, kagaya ng mga albularyo, kagaya ng mga makuhulam, may galing po silang lahat. And dito po sa aking pelikula, yung mga tao, pwede silang may galing or pwede silang hindi. Kumbaga parang ito yung mga merong special powers na tinatago. And dito po sa kwento ko, nagkalat na sila sa syudad, hindi na lang sila matatagpuan sa baryo or sa liblib. Nasa syudad na rin sila kasama-sama natin. Pwede, halimbawa, sa audience ito, isa dito merong may galing. Bawa si Madam, hindi natin alam, makukulang pala siya. Bakit na? So, may ganun po tayo yung concept dito sa pelikula. And then, dahil nga nagkalat na yung mga may galing sa syudad, merong isang may galing din na businessman na gusto i-gather itong mga may galing sa isang parang underground ng company para pwedeng pagkakitaan ng mga may galing yung powers nila. And yun yung kumpanya na Hating Gabi, founded by yung character ni Sir Albert, nung pangalan si Gat Blanco. Yeah.
siya yung founder nitong Hating Gabi. At ang goal niya, i-recruit yung mga may galing na nasa syudad. And then, parang ano po kasi ito eh, halimbawa, kinukulam si Sir. Tatawag siya dito sa Hating Gabi, ihingi niya yung servisyo nila. And then yung Hating Gabi, magdi-dispatch ng mga agents para, halimbawa, kung halimbawa, kinukulam yung nanay niya, pagagalingin nila. So para silang mga albularyo for hire. Ayan, ang kaya sabi ko, ang founder po nito, si God Blanco, played by Sir Albert Martinez. And of course, nakita niyo naman sa trailer, at some point, marerecruit si Pedro dito sa Hating Gabi. And he will encounter fellow maygaling kagaya din na ayan, si JC, tsaka si Andrea, natagpuan doon. Sino pa? Si Aaron. Sino pa? Si Marco. Expo. And dahil nga dito sa Hating Gabi, meron para mga albularyo for hire, or ang term natin ito, mananambal for hire. Merong training, of course, yung mga pumapasok dito. Kaya meron pong iba't ibang class. Like, for example, dito po, klase ito ng paggagawa ng agiman or anting-anting. Si Miss Kelly Pangilinan, meron siyang klase on pananambal. Ayan. And crucial din po na concepts dito sa bagong version natin ng Penduko, yung mga mananambal and manggagaway. Yung mananambal po, ito po yung mga albulary or mga faith healer. And yung mga manggagaway, sila naman po yung mga mangkukulam na nangha-harm ng ibang tao. And kapag halimbawa, example natin, Mateo. Hindi, example lang. Kinukulam si Mateo, and then ako yung mananambal, and then halimbawa si Sir Albert yung manggagaway. So, since ako yung nag-heal kay Pedro, yung kaluluwa namin ni Sir Albert magtutuos sa spirit dimension. Doon po pumapasok yung karamihan ng mga action scenes natin dito sa pelikula. And kung sino man, kung halimbawa natalo ako, magpapatuloy yung witchcraft or yung sorcery kay Mateo. Pag natalo ng Sir Albert, may heal siya. So, yun po yung isa sa mga key concepts dito sa Penduko. Next po. Ayun. And isa rin po crucial setting dito sa Penduko, yung Sitio Calamundi. Wala si Sir Mark Anthony, no? Bali si Sir Mark Anthony po kasi, isa siyang cult leader dito. So, malalaman natin pag pinanood natin yung movie, kung ano yung pakay niya, pero siya po yung makikilala, siya yung makikilala, yan? Makakasaluban nila Hating Gabi kasi meron silang maitim na bala. Next. Ayan. May kulto po siyang fina-found sa Sitio Calamundi. Ayun po. Kung meron po kayong ibang katanungan,